by 12 noon today, matatapos na po yung inventory ng lahat ng mga items na na-search at saka na-seize natin sa PORAC. Take note, 46 buildings po yun. Nagsimula tayo noong June 7. Natapos po kagabi, almost 9 p.m. na. So, the CIDG and the other operating units in the area will now conduct an inventory. Then, yung inventory na yun, that will be returned, quote-unquote, to the court on Tuesday. So, we'll have to return the search warrant para po ma-appreciate na po noong korte kung ano po doon ang magiging bahagi ng aming ebidensya laban doon sa mga officials, officers, incorporators, and beneficial owners noong Lucky South 99. Kung bakit kasama sa inyong nahalugog ay papeles na nilagdaan ni Harry Roque? Kahapon lang po na-discover yun. The former presidential spokesperson has already, I think, he gave his statement last night over some media outlets. And we would allow it to stand at that until such time that the operating units are able to finish conducting the appreciation of the evidence on hand. Tapos na po ba yun? Kasi the former presidential spokesperson is lawyering po doon sa kliyente niya yung whirlwind. Tapos yung kanyang appointee, hindi naman niya tinanggihan, nakuha yung original appointment papers at request. Pakiliwanag po ano yung request, yung copy ng request na nakita ninyo sa paghahalugod. If I am not mistaken, a series of official documents were found in one of the buildings. And likewise, meron din pong affidavit of support. The affidavit of support basically simply states that the former spokesperson was going to support the travel to European Union, Poland, specifically of his former executive assistant. So we would allow it to stand at is at face value. Opo, hindi po namin nabasa, I suppose nabasa po ninyo, nakita. So meaning yung that special assistant of then spokesperson Harry Roque is soliciting sponsorship for his travel? I really would not know what is the dynamics between that particular individual and the former presidential spokesperson, no? Pero what is on face value is an affidavit of support signed in the name of the former presidential spokesperson. May binagit po siya na that former special assistant ay nag-aaral somewhere in Clark at baka daw nakitira lang. What does that mean? Again, I am not privy to the mind of the former presidential spokesperson. I guess that question should be addressed to Attorney Roque, not to me. Yung po bang dating special assistant na yun, itinuturing niya ng POI, Person of Interest, Operasyon ng Pogo? At this point, no. Because what you find is a document supposedly coming from the Office of the President, specifically from the Office of the Presidential Spokesperson way back 2021. On face value, it has no criminal value to our investigation. Remember, we are investigating the officers, the incorporators, and the beneficial owners of Lucky South 99. If Mr. Roque, Attorney Roque, is lawyering for Whirlwind Corporation, that in itself does not constitute any suspicious activity. Likewise, finding a document of his special assistant in one of the buildings does not also constitute suspicious activity. On their own, kung isa lang yun. Pero pag kinunek... Precisely, sir. That's why I said on face value. We cannot put 1+1 because there is no other one. We only have one document. As of now, I wouldn't want to impute malice on Attorney Roque because it would be unfair to Attorney Roque at face value. Okay. So as of now, based on what you have seen or found, dun sa dalawang Pogo, Umban, tsaka Pora, ano so far ang naging ano? Charges na pwedeng i-file dun sa mga operators para may human trafficking,
sex trafficking, online scamming, tapos meron pang torture. Will the evidence you have gathered stand in court? Well, we are the body is an interagency task force. You have Department of Justice, you have PAOK, you have the BNP, the MLC, OSG. It's a very big body. So we meet on a regular basis every Thursday or Tuesday to appreciate the evidence on hand. And we decide as a group as to who and what, as to whom to be charged and what charges to be filed. Now, we will meet this Tuesday to finally decide on the charges to be filed against the incorporators, beneficial owners, first of Sunyu 1, the Bamban operation. So we can expect that charges, criminal charges, will be filed against a good number of people on Friday with regards to the Bamban operation. Now, in relation to the Porak operation, this is an ongoing investigation. Well, sabi ko nga po, the inventory will be concluded today. So we will have to take a look at all of the evidence we have on hand, evidence, documentary, testimonial, and so on, and digital as well. Then we would decide probably in 2 weeks' time as to the charges to be filed and whom to charge in relation to the Porak operation. Doon sa Bamban, ano yung evidence na nakuha natin against ano? Mayor Alice Guo? Until such time that the case is filed in court, I don't want to give the lawyers of Mayor Guo what are the types of evidence we have on hand specifically, kasi baka po makapaghanda. But then again, they will see those pieces of evidence upon when the charges are filed. Ang masasabi lang po namin, we have strong evidence that would support the criminal allegations against Mayor Alice Guo and a good number of people in the Bamban operations. Meron po kayong ginagamit na term sa mga na-arrest ng tao, rescued. Okay, doon po sa nared nyo sa Bamban, X numbers ang na-rescue ninyo. Sa nared nyo sa Porak, some of that rescued person, nahuli nyo ulit. Paano po sila na-rescue? Hindi ba dapat may kaso na rin sila? Tama po yun. Kaya ito nga po yung problema natin dito sa mga scam farms na ito. Dito sa Bamban, may mga nahuli, quote-unquote nahuli, hindi na sila na-rescue, magmula pa po doon sa ibang operation. Nang hindi amin po, operation ng ibang mga law enforcement units. Okay. So kung paano po sila nakalabas, sapagkat dapat ay nakakulong po sila, siguro maaaring nag-file sila ng habeas corpus na nalo sila. Sapagkat sa karanasan po ng PAOK, wala po pong habeas corpus na sinampa laban sa amin na natalo kami. Sapagkat lahat po ng aming operations legal above board. Lahat po ng operations ng PAOK, pwede pumasok ang media, may mga body cameras, pinagbabawal namin na merong hangki-pangki na mangyari. Ngayon, may nakita nga doon sa Bamban nang galing po doon sa Hong Tai. Yung Hong Tai, yun po yung raid na ilang libo ang nakuha nila doon sa Las Piñas. Ngayon, dito naman po sa Porak, meron kaming nakita na mga IDs na mga taong nagtatrabaho dito sa Lucky South na nahuli dati doon sa Hong Sheng. Yun yung pogo na nagre-renta doon sa property ni Mayor Alice Guo sa Baofu. Sa amin po, medyo malabo po mangyari yan kapag yung commission po yung nag-ooperate. Bakit? Una, we file immigration charges against all foreign nationals. Second, upon determination of criminal liability, we file criminal charges. Sa apat po na operations na kinandak ng komisyon, sa unang tatlo, meron po kami mga nakasuhan na criminally at yung hindi makasuhan criminally, dinideport po. So, malabong mangyari na merong makita pa sa ibang mga operations namin na nanggaling sa amin. Seemingly, there is such thing as transportability sa mga workers. Educate us. Yun po bang sa mga magkakaibang pogo na ni-raid?
yung mga unang na-rescue na ngayon ay suspect na? Pare-pareho ba dapat ang kanilang skill set? Skill set is only one. You must be a scammer. That's the basic skill set. If you have been following a series of raids against scam farms, you would have noticed that they all employ a form of social engineering. What do I mean social engineering? They create totally fictitious identities of women and men. And these totally fictitious identities of women and men are used to entice people at the other end of the world, the other side of the globe, to fall prey to love scams, cryptocurrency scams, and so on and so forth. Bottom line, you won't see any form of investment that is legal in these particular scam farms. All are duping, panggugoyo, no? So, the real problem here is many of these scam farms, as you say, share employees. Transportability. What do I mean? The employees of Lucky South 99 were in one way or the other, or at some point in time, employees of Hongsheng and Zunyuan, or vice versa, and other scam farms. So nagpapaikot-ikot lang po sila. So parang sinasabi nyo, the difference is the same. I don't know what that means, but what I'm trying to say is they're sharing their employees. Pero sabi dito, according to PagCor, 46 lang legitimate operators. Pero 43 na lang po. They have canceled at 46 yung may lisensya, yung 3 voluntarily exited. Hindi na daw po nila kaya dito. Pero 250 to 300 ang mga pogos sa buong bansa. So ganun ang scale ng magnitude ng operations ng pogos. Yes. Would you be able to monitor lahat ito? Nung nagsimula po ito, noong May 4, 2023, 402 po yan. Canceled. Pogos. And according to PagCor, a good number of them have transitioned into scamming. Naging scam farms. Kung titinan po ninyo yung na-raid sa Porac at yung na-raid dyan sa Bamban, wala po silang pinagkaiba doon sa mga scam farms na nakikita natin sa Miyawati, sa Myanmar. No? Their modus operandi, their MO are the same. No, so kung merong 402 na kinansel, sa aming radar, may binigay sa amin yung PagCor na 58 currently operating, minimum. And it could go as high as 297 or 300 even. So, you do the math. Each operation takes us, case build up, 5 weeks. The raid itself, 10 days. The up until deportation, 2-3 months. So, it's a very big problem. Look, yung scam eh, parang tango eh. It takes 2 to tango. Meron po bang sumulpot na biktima? Para magdemanda. May nagpakilala, ako na scam. Ako biktima. Ganito po 'yan. Most of the charges we file are in relation to trafficking in person, Republic Act 9208 amended by 10364 and 11982 if I'm not mistaken. No, so 'yun ang usual charges namin, hindi kaya violation ng serious illegal detention and maybe physical abuse. Ganun pa mga charges namin. Bakit? Dahil kadugtong nung tanong ninyo, ang biktima ng mga scamming are the other side of the world. So to be able to file, usually to be able to file violations of, let us say, in relation to the Security and Regulation Code or relation to the Consumer Protection Act, there has to be a private complainant who would have to come in front and tell us, I was scammed. Now, thankfully, a good number of our foreign counterparts in other countries have come forward and have given us a list of potential complainants from their end. The only legal question is, how would they be able to file a complaint if they are from China,
Australia, the United States, and the like. In the Philippines, seldom do you find a middle-aged man who has been scammed for a few million pesos and go to the CIDG or ACG and say, I have been scammed, especially because most of the scammed people are professionals, professional, lonely, middle-aged men whose credentials are so stellar. Na hindi ka makakapaniwala, sobrang talino niya, sobrang galing niya, at napaibig siya. That's how good these scammers are. So Doc, ang ginawa ng PAOK, yung the most practical thing, Al Capone solution, kulong ka rin just the same, maski hindi sa iyong primary na pagkakasala sa batas. Ano yung response niyo dito sa sinabi ng Chinese Embassy? A vast majority of Chinese nationals involved in the business were themselves victims of POGOs. Yun nga pang problema dito, because this is a vicious cycle. Alam po namin yan ni Secretary Kakdak na yung problema ng cycle of victimization sa trafficking in person, it's a very complicated cycle of victimization. At one point, a scammer, at one point, a victimizer may have been a victim himself. Case in point, last year, we were in Thailand to receive rescued victims who were able to escape from Mayawati. We were joined by personnel from DMW, the Department of Foreign Affairs, and the Office of the Police Attaché in Thailand. So may na-receive po kami, parang 14 po yun, galing sa Mayawati. Tinanggap namin, nung nakatawid sila mula sa Mesot River, nandun kami sa Mesot, sa Thailand side na po. Tinanggap namin, welfare check and all, tinulungan natin na maayos yung problema nila sa Thailand. Then, we brought them back to Manila. May 2023. Fast forward, August 1, 2023, we raided a scum farm in Pisamora, Corner Gaitos, in Pasay. One of the 14, quote-unquote, rescued Filipina from Meso, from Mayawati, Myanmar, was apprehended in Pisamora, this time as a team leader and manager. We charged her. Inasuhan namin siya. So, but then again, you have to look at our law, 9208. Any crimes that they have committed during their period or time of victimization, they are immune from criminal liability. Kung sila'y pinilit, kinidnap nga po sila, dinaladyaan sa Porak, at kinidnap nga lang sila, pinilit sila mang scam, nakapang-scam nga po sila, hindi ho sila pwedeng kasuhan because the law is very clear. Any crime that they have committed during the period of victimization as a trafficking in person victim, they cannot be held criminally liable. Eh, Dok, teka, kasi may skill set sila. Essentially, ang tawag yan sa local parlance, natuto silang maging gold digger. Hindi ho ba mahuli ninyo yung malalaking farm, scam farm, eh yung pinalaya ninyong biktima, hindi ho kaya kailangan na ng tulong ng DSWD? Kasi they possess the same mindset. Hindi na kailangan magsamasamang sampo. Individually, pwede silang mag-scam. Utilizing their skill set. Tama po yun, sir. Kaya nga po, lagi namin katuwang ang DSWD. During a law enforcement raid, the night itself ng raid, kasama po namin yung DSWD, just like here in Region 3, because they have to check, they have to get the biometrics, the details of these individuals, baka naman nakita na sila sa iba pa. Ito po yung panawagan po kasi ng ating komisyon sa ilalim ng ating executive secretary who serves as our chairman. The ES always reminds us, no? Ang reminder ni ES po ay sa amin, kinakailangan tingnan nyo mabuti yung mga quote-unquote nakikita ninyo mga Filipino. Bakit? Kasi kung paulit-ulit mo na silang nakikita, kasi po sa amin, pag Filipino, within 36 hours, due to lack of material time, pinapauwi po namin. Then, kunin na lang namin yung mga pangalan, kung may ebidensya later on na mahanap kami, regular filing, kakasuhan namin. Pero hindi po namin na-inquest kasi napakarami po nila. Kung sabi ng ES sa amin, kunin nyo lahat ang mga details nila. Pag nakita nyo ulit sila sa susunod na mga ma-raid natin ng mga scam farm, may problema na yon.
So, ang aming sinasabi, pag nagpatuloy po itong problemang ito ng mga illegal na mga stamp farm, darating ang panahon na magkakaroon tayo ng indigenous, local na mga stamp farms na nagpapatakbo, hindi na foreign nationals, mga Pilipino na nakaipon ng malaking pera. Nagsisimula na, kanina lang, I was looking at intelligence reports. Maraming mga maliliit na mga scam farm, bahay-bahay, na nagkalat sa mga maliliit na mga bayan ng Mexico. So, hindi makita ng, hindi kasing laki ng porak, pero nakita namin dito sa Mexico, Pampanga, Bacolod, Pampanga, may mga bahay-bahay na yung operations nila, scamming. Kaya lang sabi nga ng mga intelligence counterparts namin, Doc, 20-30. Kung 2030, magi-case build up ka ng 5 weeks, then ang mga papasok mo, makukuha mo 20 katao, parang hindi yata cost, looking at cost-benefit analysis, parang hindi yata cost-effective. So, yun ang problema namin. Nag-meeting po ulit kami kahapon dyan. We already submitted our recommendations on what actions to be taken. Sapagkat sa aming pananaw ay determina na po namin yung dalawang posibleng pinanggalingan noong leak information. Then again, susugan ko lang, ano? This is not the first time that I leak information has leaked from our operation. Siguro po, pangatlo or pang-apat na po ito. So, nabanggit na po ito ng aming executive director na isa po yan sa aming challenge lagi. When we go to a scam farm, para bagang natutunugan yung operasyon. Well, there are many possible reasons po kasi. An operation of this magnitude is something that you cannot keep secret. No? Bigyan ko kayo ng magandang example. Kung naalala ninyo, mayroong napabalitang isang napakalaking scam farm noon sa Paranaque, bago pa yung Hongtai raid. Sinubukan po namin i-raid yun. Nakakuha kami ng warrant and all. Dumating po kami alas 6 ng umaga. Pagpasok po namin, patay na lahat. Ilaw na lang ang bukas. Nandun po yung mga abogado. Ang sabi ng abogado ng scam farm, kanina pa po namin kayo inaantay. Bakit ngayon lang kayo? What took you so long? Yan po yung challenge sa mga operasyong katulad ng ganito. Dok, ano ang constant sa mga leaks na ito? Of course, pwedeng sabihin natin ang leak ay galing sa korte na nag-issue. But the thing is, iba-iba yung korte na hinihingi niya ng warrant. So anong constant? Palagi bang may kasamang police sa planning? Palagi may kasama sa ibang, ano? Not necessarily police, kasi kayo kasi, ano eh, iba-ibang pinagmulan ng tauhan ng pao. Ano yung pinakang constant sa apat na may leakages? Again, I really don't want to impute malice on any officers of the government. When we act with the assumption that we acted with regularity unless evidence proves otherwise. Kaya nga po lagi, kapag may mga ganitong informasyon na lumalabas, mga ganitong sad things that happen, ang lagi ko pong sinasabi, the investigation must always begin with us. Kami pong nasa komisyon sapagkat kami yung nagbubuo ng intelligence packet, kami yung nagbubuo ng case operational plan. So, kami po ay hindi kami immune din sa mga ganito. Kasi for all you know, may mga nakakasalamuha kami, may mga pamilya din po kami, yung mga pamilya namin, may mga kung sino mang kakilala. So, we don't limit the investigation to the other. It must always involve all of us. So that's why, sir, we try to keep our circle very tight. Very tight. Need to know, and in some instances, time on target. That is a policy question po kasi. PAOK is merely a coordinating body that works on anti-organized crime. Whatever is the official policy of the government, we follow. Wherever there are organized crime, we do case build up and we operate against them with assistance of the PNP and the NBI. So we would defer
that policy question to the chief policy maker, the president. Yung Chinese embassy has publicly announced that they want to ban, to have POGOs banned. Ano yung tingin niyo rito? Again, that is the opinion of the People's Republic of China embassy in Manila. They should present that position paper, whatever that official foreign communique, to the president, not to the media, because the best person to appreciate communique such as that would be the chief policy maker, not the media. Okay, Doc, again, educate for not knowing what's happening sa kanyang lugar na may pogo. She was charged for violation of the anti-graft. Yeah, kasi naging pabaya. Paano ito na iba sa mga alkalde sa Metro Manila na ang na-raid din yung illegal na pogo ay more than 5? Ba't hindi ma-i-apply yung doktrina? Eh, ba't hindi mo alam na nangyayari sa nasasakupan mo? Or even sa isang governor na napakalaki ng pogo sa kanyang lalawigan? Again, we are always in constant communication with Secretary Benher Avalos of the Department of the Interior and Local Government. Whatever findings we find in any of the operations conducted, we submit that for proper action of the DILG. It is upon their appreciation that they act on the basis of the evidence at hand. What differentiates Alice Guo is this. She's, her name, her signature are in documents, right? We've gotten so many documents from so many sources that indicates the name of Mayor Alice Leal Guo. In fact, two nights ago, we were able to get an officially authenticated document with her signature. So the liability of the current mayor of Bamban is on paper, right? It's not a matter of conjecture anymore, documented, as opposed to the mayors that you have mentioned, the governors that you have mentioned. Those are conjectural. That is very unfair naman sa kanila. Kung we don't have evidence at hand, then we drag their names into matters like this. May parallelism po yung kumakalat na narrative. May isang pamilya na may-ari ng lupa, ibinenta at ginawang pogo at naging chief executive ng local government yung nagbenta. Eh, may isa po kasing apelyedo eh. Yung kapatid ay kasama sa pungkakit sa lisensya. At ang nag-interpret ng legality ay kuya. Well, that is a matter for DILG to look into. There may be conflict of interest which could be a violation of the anti-graft. Again, only the Department of the Interior and Local Government has the administrative supervision over all local chief executives. DOJ's primary role is to be able to examine criminal liability, no? But as far as administrative liability for malfeasance or failure to act on certain matters or acting inappropriately, that is for the DILG to determine and for them to recommend the proper charges before the Office of the Ombudsman.